Ang whiteflies ay malapit na kamag-anak ng aphids at mealybugs. Ang mga ganitong insekto na malalambot ang katawan ay nanginginain sa dagta o katas ng mga tanim at nagdudulot ng pinsala sa dahon at nagiging dahilan ng iba pang problema. Ang whiteflies ay kagaya ng paru-paro kung titingnan na karamihan ay kulay gray-white. Mahirap silang makita agad dahil sa kaliitan. Ang whiteflies ay kagaya ng aphids sa klase ng nagagawang damage. Pareho silang mayroong bibig na may panusok na ginagamit sa pagsipsip ng katas ng halaman. Dahil dito, ang mga dahon ng tanim ay nasisira at nagreresulta ng pagkabansot. Naglalabas sila ng malagkit na substance na tinatawag na honeydew na nagpo-promote ng fungal diseases gaya ng black sooty mold. Kapag hindi ito agad nabigyan ng lunas, ang infestation ng whiteflies ay lalo pang magdudulot ng malaking problema. Ang mga dahon ng tanim ay maninilaw, mapupusyaw at malalanta na sa katagalan ay mamamatay at malalaglag. Kapag ang mga dahon ay nalaglag, ang tanim ay hindi na makapagsagawa ng photosynthesis at lalong manghihina. Ang mga whiteflies ay pwede ring magkalat ng mga mapinsalang viruses na kapag lumala ay magreresulta ng tuluyang pagkamatay ng tanim. Life cycle of whiteflies. Ang whiteflies ay nangingitlog sa ilalim ng mga dahon in a circular pattern. Sa loob ng 5 hanggang 10 araw, ang itlog ay mapipisaan na at magiging nimpa at unti-unting gagapang sa paligid ng dahon hanggang sa makakita ng nararapat na lugar para manginain. Mananatili sila sa isang lugar hanggang sa sila'y ma-develop at magkaroon ng pakpak at magiging adult na nangingitlog. Ang kompletong life cycle ng whiteflies ay umaabot ng 2 hanggang 5 linggo. Ang mga adults ay nabubuhay ng 1 hanggang 2 buwan at mabilis na muling magre-reproduce sa panahon na medyo mainit at humihina naman ang reproduction sa panahon na malamig. Bagaman sinasabing ang whiteflies at ang iba pang soft-bodied insects gaya ng aphids at mealybugs ay nakokontrol lamang sa pamamagitan ng mga insecticidal soap at hindi epektibo para dito ang mga chemical o insecticides, ang repulse ay subok na mabisa para kontrolin ito. Bagamat hindi kasama ang whiteflies sa pesteng kinokontrol ng repulse insecticide, batay sa mga karanasan at eksperimento ng mga magsasakang gumamit ng produkto, ang repulse insecticide ay mabisang pamuksa ng whiteflies sa anumang uri ng tanim ng gulay, gaya ng talong. Mabisa rin itong pamuksa sa mga chewing, sucking and leaf mining insect pests dahil sa taglay nitong systemic action. Umaakto rin itong contact and stomach poison. Kahit na ito'y ginamit sa mababang konsentrasyon, ang repulse ay nagdudulot ng pagkaparalisa sa mga target insects. Paano gamitin ang repulse 50SP? Ang repulse ay rehistradong insecticide para gamitin sa rice o palay, crucifers, gaya ng cabbage, cauliflower at broccoli, cucurbits gaya ng melon, pakwan, kalabasa at pipino. Ginagamit din ito sa mga peste sa sibuyas, bawang, puting patatas at mangga. Para sa pagkontrol ng world maggots, stem borers, green leaf hoppers at brown plant hoppers sa ating mga palay, mag-spray ng repulse 50SP sa rate na 3 hanggang 5 kutsara sa isang 16 liters sprayer. Para naman sa pagkontrol ng diamond back moth, cabbage butterfly at cabbage worm sa crucifers, mag-spray ng repulse 50SP sa rate na 1.5 hanggang 2 kutsara sa isang 16 liters sprayer. Para puksain naman ang mga thrips, leaf worms at squash beetles sa mga cucurbits, thrips at cutworms sa sibuyas at bawang, thrips, cutworms, leaf hoppers, tuber moth, aphids at leaf miners sa puting patatas at leaf hoppers sa mangga, mag-spray ng repulse 50SP sa rate na 1.5 hanggang 2 kutsara sa isang 16 liters sprayer. Paano naman ang paraan ng pag-apply ng repulse 50SP? Sa unang application, gamitin ang pinakamataas na rate sa unang paglabas ng mga insekto. Ulitin ang pag-spray ng produkto kung mayroon pa rin mga pesteng umaataki at kung kinakailangan. Itigil ang pag-spray 10 days before harvest. Paano naman ang proseso ng paghalo nito? Haluin ang recommended rate ng repulse 50SP sa isang hiwalay na lalagyan. Haluin mabuti hanggang sa mga particles or ang maliliit na butil ay lumapot.
Lagyan ng tubig ang spray can hanggang 3/4 at ilagay ang hinalong repulse 50SP suspension ng dahan-dahan sa spray tank at alugin. Dagdagan ng tubig hanggang sa mapuno at patuloy na alugin. Maaari ba itong ihalo sa iba pang mga pesticides? Ang repulse 50SP ay pwedeng ihalo sa mga karaniwang ginagamit na mga pesticides, maliban sa mga pesticides na may alkaline materials. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!